Ito ang tinig ng San Manuelenyo Radio. Tatak San Manuel, tatak Tarlac. Boses ng edukasyon na maghahatid sa bawat kabahayan ng mga araling hindi dapat mawaglit ng bawat kabataan. Tinig ng San Manuelenyo Radio. Mga aralin para sa inyo. Tatak San Manuelenyo, tatak Tarlacenyo. Pag-aaral sa pamamagitan ng radyo. Ito po ang inyong lingkod, Teacher Chrysalis, turong kaagapan ng mga mag-aaral sa unang baitang. Siguruhin nyo ngayon na kayo ay nasa komportadong lugar at maayos na nakakapakinig ng ating broadcast. Matanong ko lang, kumain na ba kayo? Mabuti kung may laman ang iyong mga tiyan upang maging alerto sa inyong mga pag-iisip at maayos na maunawaan ang ating aralin. Sa punto ito, nais ko nang banggitin at ipaalam sa inyo ang pamagat ng ating bagong leksyon. Handa na ba kayong malaman ito, mga bata? Kung gayon, talasan ang pandinig at tandaan, ang ating bagong leksyon ay patukoy sa mga salitang magkakatuma. Inuulit ko, ang ating aralin ngayong araw ay patukoy sa mga salitang magkakatuma. Bago tayo magpatuloy sa ating bagong leksyon, halina't alalahanin ang ating inaral nung nakaraan. Ito ay tungkol sa patukoy sa mga panguli. Naalala niyo pa ba ang ating mga inaral? Ganon, tingnan natin kung inyong masasagot ang ilan sa aking mga tanong. Handa na ba kayo, mga bata? Ano na nga uli ang kahulugan ng salitang panguri? Tama kayo, mga bata. Ang panguri ay mga salitang naglalarawan. Ano-ano naman ang mga salitang inilarawan ng panguri? Ang galing naman! Ang panguri ay nagsasabi ng itsura, katangian, kulay, dami o bilang, hugis, laki, amoy at lasa ng salitang inilalarawan. Magaling! Mga bata, ngayon naman, bilang patunay kung talagang natuto kayo tungkol sa panguri, ating balikan ang pinakahuli ninyong pagsusulit tungkol sa panguri. Ngayon, alamin na natin ang mga sagot sa nakaraan nating pagsusulit. Maaari nyo nang kunin ang inyong kopya ng mga sagot at tingnan natin kung ilan ang inyong puntos. Para sa unang tanong, kung ang inyong sagot ay pula, tama! Sa pangalawa naman, tama rin kayo kung ang inyong sagot ay mataas. At kung ang inyong sagot sa ikatlo ay anim, bigyan muli ng isa pang puntos ang inyong sarili. Sa ikaapat naman ay bilog ang tamang sagot. Ang huli ay makulay naman ang sagot. Tandaan, ang panguri ay mahalaga sapagkat ito ay nakakatulong upang lubos nating maintindihan ang mga pahayag o pangungusap na ating binabasa. Sa pamamagitan ng panguri ay napapalinaw ang
ang mga nais ipahayag sa pangungusap at talata. Binabati ko kayo, sadyang napakahuhusay ninyo. Ilan ang inyong tamang sagot? Umaasa kaming nasagutan ninyo ng mahusay ang ating huling pagsusulit. Mamaya, may maikling pagsusulit ulit tayo. Huwag kayong mag-alala, tiyak na masasagutan ninyo uli ito ng mahusay. Basta makikinig kayo at ituturo ng pansin sa ating leksyon. Ngayon ay handang-handa na tayo para sa panibagong aralin. Game na ba kayo? Kung kailangan nyo magbanyo, gawin ninyo na yan ngayon. Dahil sa ilang saglit lang ay ihahatid ko na ang inyong bagong leksyon. Tulad ng nabanggit ko kanina, ang ating leksyon ngayong araw ay patungkol sa pagtukoy sa mga salitang magkakatuma. Handa na ba kayong makinig at matuto, mga bata? Kung gayon, atin nang simulan ang ating leksyon ngayong araw. Isang napakasayang araw muli, mga bata, mula sa unang baitang. Ako pa rin, ang inyong guro, Teacher Chrysalis, tinig na muling maghahatid ng ating bagong aralin. Noong nakaraan ay ating tinalakay ang tungkol sa pangpuri. Ngayon naman ay ating pag-aaralan ang pagtukoy sa mga salitang magkakatugma. Handa na ba kayo, mga bata? Kunin na ninyo ang inyong lapis at papel at magsisimula na tayo. Gaya ng aking nabanggit, ang ating aralin ay patungkol sa pagtukoy sa mga salitang magkakatugma. Narinig mo na ba ang salitang tugma, mga bata? Marami sa inyo marahil ay bago ito sa pandinig. Ngunit, naniniwala ako na mayroon ding nakarinig na sa inyo ng salitang ito. Sabay-sabay natin bigkasin ang salitang ating pag-aaralan ngayong araw. Sabihin natin, tugma. Isa pa nga, mga bata? Tugma. Salamat sa inyong magiliw na pagtugon. Pamilyar ba kayo sa larong nanay, tatay, gusto kong tinapay, kuya, ate, gusto kong kape? Lahat ng gusto ko ay susundin ninyo. Ang magkamali ay pipunutin ko. Sa maikling kantang ito, mga bata, ay makaririnig na tayo ng maraming halimbawa ng mga salitang magkakatugma. Sabay-sabay natin itong tuklasin at aralin! Sa puntong ito ay ating himay-himayin ang mga linya ng kantang Nanay, Tatay. Inaasahan ko na kayo ay makasusunod. Kailangan nyo lang makinig ng mabuti. Magsisimula na tayo, ha? Sabihin nyo nga, mga bata, ang unang linya ng kanta. Mahusay! Nanay, tatay, gusto kong tinapay. Alam nyo ba na mayroong tatlong salita sa linyang iyan na magkakatugma? Ano-ano kaya ang mga ito? Magaling! Ang mga salitang nanay, tatay, at tinapay ay salitang magkakatugma. Bakit kaya sila tinawag na salitang magkakatugma? Mga bata, alam nyo ba kung anong sagot? Makinig mabuti. Ang salitang nanay, tatay, tinapay ay magkakapareho ng tunog sa hulihan. Sa anong tunog at itik kaya sila nagtatapos? Banggitin nga muli natin ang mga salitang nanay, tatay, at tinapay. Napakagaling ninyo! Ang tatlong salitang nanay, tatay, at tinapay ay nagtatapos sa tunog na y.
ng letrang Y. Ulitin nga natin bigkasin ang mga tugmang salita sa unang linya, mga bata. Sabay-sabay tayo. Nanay, tatay, at tinapay. Upang mas mapadali ang ating talakayan at mas maunawaan ng lahat, ay bigyang kahulugan natin ang salitang magkatugma. Ang salitang magkatugma ay mga salitang magkapareho ng tunog sa hulihan. Inuulit ko, mga bata, ang salitang magkatugma ay mga salitang magkapareho o magkakapareho ng tunog sa hulihan. Tulad na lamang ng mga salitang nanay, tatay, at tinapay. Dumako naman tayo sa ikalawang linya ng kantang nanay-tatay. Sa palagay ninyo, ano ito? Tama! Sabay-sabay natin bigkasin. Kuya, ate, gusto kong kape. Ulitin pa nga natin ang ikalawang linya. Kuya, ate, gusto kong kape. Ano-ano kaya ang mga salitang tugma sa linyang ito? Masasagot mo kaya ang aking tanong? Tama kayo, mga bata. Ang salitang ate at kape ay salitang magkatugma. Bakit sila tinawag na salitang magkatugma? Magaling! Sapagkat sila ay magkapareho ng tunog sa hulihan. Sa anong huling tunog at titik sila nagtatapos? Tama! Ang salitang tugmang ate at kape ay nagtatapos sa tunog na E ng letrang E. Pumunta naman tayo, mga bata, sa ikatlo at ikaapat na linya ng kantang Nanay-Tatay. Sabay-sabay tayo! Lahat ng gusto ko ay susundin ninyo. Ang magkamali ay pipingutin ko. Ulitin nga natin, mga bata. Lahat ng gusto ko ay susundin ninyo. Ang magkamali ay pipingutin ko. Ayan, mga bata. Pinagsama na natin ang ikatlo at ikaapat na linya para mas marami tayong matukoy na salitang magkakatugma. Ano-ano kaya ang mga ito? Tama ang inyong mga sinambit! Ang mga salitang magkakatugma sa ikaapat at ikatlong linya ng kantang nanay-tatay ay ang mga sumusunod. Susundin, pipingutin, gusto, ko. Gusto, ko, at ninyo. Ayan ha, mga bata, marami na kayong alam tungkol sa salitang magkakatugma. Atin pang palawakin ang ating kaalaman patungkol sa ating bagong aralin. Sa puntong ito ay nais kong ilabas ninyo ang inyong handout sa Filipino. Tama! Yan ay kopya ng tulang ating pag-aaralan ngayon na may kaugnay sa ating aralin na salitang magkakatugma. Ano ang pamugat ng ating tula? Tama! Butanding! Alam niyo ba, mga bata, kung ano ang butanding? Ang butanding, mga bata, ang pinakamalaking isda sa buong mundo. Sa Ingles, ito ay tinatawag na whale shark. Patik-patikan ang katawan ng whale shark. Hawak niyo na ba ang inyong kopya? Sisimulan na natin. Sabay-sabay nating basahin, mga bata, ang tulang butanding. Simulan natin sa kanyang pamagat. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Butanding. Alam natin na ang butanding ay kamag-anak ng mga patin. Gahiganting laki, malumanay pati. Ito ang isdang maamo ang dating.
Naintindihan niyo ba mga bata ang tulang ating binasa? Uulitin pa natin basahin ang tula. Ngunit ngayon ay nais kong intindihin ninyo ang sinasabi sa tula sapagkat may mga tanong kayong dapat sagutin pagkatapos nating basahin ang tula. Butanding. Alam natin na ang butanding ay kamag-anak ng mga pating. Kahiganting laki, malumanay pati. Ito ang islang maamo ang dating. Handa na ba kayo para sa unang katanungan? Makinig mabuti para sa unang tanong. Tungkol saan ang tulang ating binasa? Inuulit ko ang unang tanong. Tungkol saan ang tulang ating binasa? Tama! Tungkol ito sa butanding. Ikalawang tanong. Ano ang sinasabi ng tula tungkol sa butanding? Mahusay! Maraming impormasyon ang binanggit tungkol sa butanding. Isa na dito, ang butanding ay kamag-anak ng mga pating. Susunod, gahigante ang laki ng mga butanding. Ikatlo, malumanay raw ito. Ikaapat at ikahuli, maamo raw ang dating ng butanding. Sa ikatlong katanungan, ano ang sinasabi sa linyang maamo ang dating? Tama! Ang ibig sabihin nito ay may maamo itsura ang mga butanding. Sang-ayon ba kayo na maamo ang dating ng mga butanding? Tama! Maamo ang kanilang dating kung sila ay napapanood natin sa telebisyon. Para sa panghuling katanungan, ano pa ang ibang bagay o sino pa ang ibang tao na sa tingin nyo ay may maamong dating? Tama! Maaaring may maamong dating din ang inyong mga alagang hayop sa bahay. Tama rin na maamo ang dating ng inyong mga mahal sa buhay. At isali na rin ang inyong mga guro. Muli nating balikan ang ating tula. Mula sa ating tulang butanding ay nais kong sumulat kayo o humanap ng mga salitang magkakatugma. Sige, banggitin niyo mga bata. Tama! Ang gagaling ninyo! Ang mga sumusunod ay mga salitang magkakatugma hango sa ating tulang butanding. Butanding, pating. Pating, dating. Laki, pati. Palakpakan niyo ang inyong mga sarili, mga bata, sa napakagandang pagtugon ninyo sa ating talakayan. Ngayon naman, mga bata, kayo naman ang magbibigay ng iba pang halimbawa ng salitang magkakatugma na hindi pa natin nabanggit sa ating talakayan. Mga magulang at mga nakakatandang kapatid, pakinggan ang sagot ng mga anak. O mag-aaral. Tingnan natin kung pareho tayo ng mga naisip. Bahay, kulay. Anim, tanim. Isa, tasa. Pula, tula. Puso, paso. Kuko, tuko. Talong, pagong. Ilong, bulong. Panghuli, bulaklak, tulak. Tandaan ninyo, mga bata, ang mga salitang magkatugma ay mga salitang magkapareho ng tunog sa hulihan. O kayan, mga bata, marami na naman kayong natutunan ngayong araw. Ang salitang tugma ay nakatutulong sa pag-aaral natin sa pagbasa, sa Filipino at paging sa Ingles. Lubusan niyo bang naunawaan ang ating leksyon ngayong araw, mga bata? Naging malinaw ba ang ating talakayan?
Sana ay marami kayong natutunan ngayong araw. Tingnan natin kung talaga nakinig kayo mga bata. Ano ulit ang ating tinalakay ngayong araw? Mahusay! Ang ating pinag-aralan ngayon ay patungkol sa pagtukoy sa mga salitang magkakatugma. Ano ulit ang ibig sabihin ng salitang magkatugma? Tama! Ang salitang magkatugma ay mga salitang magkapareho ng tunog sa hulihan. Ang mga salitang bagay, bahay, sila ba ay salitang magkatugma? Tama! Ang sagot ay oo! Ang mga salita bang mahina, malabo, ay magkatugma? Mahusay! Mali ang sagot! Panghuling tanong, ang salitang gatas at batas, sila ba ay magkatugmang salita? Sadyang napakagagaling ninyo! Oo nga, ang tamang sagot. Palakpakan ninyo muli ang inyong mga sarili. Good job, mga anak! Ngayong tapos na ang ating oras na para tasahin o sukatin ang ating kaalaman tungkol sa mga salitang magkatugma. Galingan ninyo sa ating maikling pagsusulit, ha? Maaari ninyo na ulit-unin ang inyong lapis at papel. Huwag kakalimutang isulat ang inyong pangalan, baitang at petsa ngayong araw. Huwag din kalimutang isulat ang bilang ng aralin na ating pagsusulit. Aralin bilang isa ang inyong isulat. Handa na ba kayo mga bata? Iayos na ang mga sarili para sa ating maikling pagsusulit. Pakinig kayong mabuti. Dahil ang ating maikling pagsusulit ay patungkol sa mga salitang magkatugma. Nangangailangan ito ng talas ng pandinig at isip upang maisagawa ng maayos ang pagsusulit. Mga magulang o nakakatandang kapatid, maaari ninyong gabayan o tulungan ang mag-aaral. Pakinggang mabuti ang ating panuto para sa ating maikling pagsusulit. Piliin at isulat ang dalawang salitang magkatugma. Inuulit ko, piliin at isulat ang dalawang salitang magkatugma. Magsisimula na tayo. Para sa unang bilang, ang mga pagpipili ang salita ay apat, noong, sapat. Piliin ang dalawang salitang magkatugma. Sa ikalawang bilang, mula, bula, pating. Piliin ang dalawang salitang magkatugma. Susunod na bilang, linis, ilog, kinis. Piliin ang salitang tugma. Susunod na bilang, mali, dagat, dagat. Piliin ang salitang magkatugma. Panghuling bilang, isda, pato, bato. Piliin ang dalawang magkatugmang salita. Nakasunod ba kayo ng maayos? Mahusay kung gayon! Diyan na nagtatapos ang ating maikling pagsusulit. Sigurihin na sagutan ninyo ng maayos ang bawat bilang na nakasaad sa ating maikling pagsusulit. Kung may tanong kayo o nais linawin tungkol sa ating aralin, ay malaya kayong magtanong sa akin sa pamamagitan ng text, chat, o tawag. Malakas na palakpak para sa inyong kahusayan, mga bata! Ilagay na ninyo ang nasagutang papel sa inyong portfolio at ipadala sa inyong mga magulang sa paaralan upang aking masuri o matcheck. O mga bata, tapos na ang ating leksyon ngayong araw. Sana ay marami kayong natutunan at sana ay nag-enjoy din kayo sa ating leksyon.
paalam hanggang sa muli. Ako ang inyong katuwang sa pag-aaral, Teacher Chrysalis. Nag-iiwan ng mga katagang mag-aral ng mabuti sapagkat ito ang pinakamabisang daan patungo sa magandang kinabukasan. Salamat sa pakikinig!